Papasok tayo ngayon sa booth ng Monte Claro number 5 at nagulat ako. Ang ganda, kaya pumapalakpak si Kagawad Merly Tagle at hinahanap ko ang kapitan na kaiba ang haircut ng damit. Ayun, si Kapitan Bermudez at siyempre si Kagawad Mayo na matagal na rin pong naglilingkod sa Monte Claro at nakipagkwentuhan ako sa nilalaman ng booth nila. Abay, napakaganda! At mga original na gawang katutubo at product ng katutubo ng Monte Claro ang dala nila. E syempre, nakahanda ang pambili ko ng mga produkto nila. E syempre, iisa-isahin muna natin kung ano yung mga available na products. Pero tinignan ko muna yung mga basket nila. Maganda! Pwede pampasalubong ito sa mga kumare sa Maynila. Mas malalaking basket pa doon. At nakita ko, sabi ko, ang ganda ng bubong ninyo. Parang naghakot kayo ng kugon at pinagmamalaki nila na yung pinangtali nila dyan sa mga dingding nila ay mga uway, mga original na gamit katutubo. Walang plastic, walang nylon, walang pako. At binibentahan pa ako ni Kagawad Merly ng basket niya na kung ako daw ay tatakas, yan daw ang aking lalagyanan ng damit. At yung pulot, oh, tagpulot kasi ngayon. O kayong mga nasa Maynila, gusto ninyo ng pulot na walang halong asukal, pwede kayong umorder. At sabi nila, pwede nilang ipa-LBC, pwede nilang... Basta kung u-order kayo, sabihin nyo lang at ang Monte Claro booth ay handa na magpadala sa inyo. Or pwede kong i-assist para maubos na mga pulot na ito. Sabi ng ating ikangay receptionist ng Monte Claro booth, siguradong walang halo ito, purong-puro, kaya bumili na rin kayo. Lagyan niya lang mga herbs ninyo, eh talagang lalakas ang immune system ninyo, lalakas ang katawan ninyo. At kahit tayo mga locals, no, tayo na umubos para may kita ang Monte Claro. Ano pa ba ang mabibili? Eh may nakita akong kaong. Yung sinasabi ni Kagawad Joe Morgan sa akin na bumili ako, 70 pesos ang kilo nito. Nakita ko nga, may mga kalamansi din sila. E tuwang-tuwa si kapitan, sabi ko, nako, pambihira ka, ikaw lang yung kapitan nakikita kong delivery boy pa. Kasi pag may bimibili na, kunyari, mangga sa isang opisina, ay siya ang nagdadala. O ito yung kaong, galing ito ng Mantay. Yung Mantay, pinakamalayong lugar sa Monte Claro. 70 pesos lang ang kilo niyan, no? Talagang napakasarap niyan. Mamatamisin mo, tapos ihahalo-halo mo na sa halo-halo mo. May ube, may saging, may langka, may mga sago, may asukal, may yelo. Napakasarap. So, natulungan pa natin yung mga taga-Mantay. Talagang meron palang ganun doon, ano? Ay halos na wala na kasi ito sa ibang mga kabundukan, doon na lang sa kanila. At ito ay isang produkto ng katutubo. Yan. Tapos meron pang bawang eh, no? May nakita akong bawang. Pero itong, ito yung binibili nating suha. Masarap siguro itong suha na ito. Matikman na, makabili. Pero mabigat na yung mga binili ko eh. Ang dami. Tapos nakita ko pa yung... kugon nga nila, yung sinasabi ko, pang award winning ito. Sa panahon po na ito, ng napaka-init no, na panahon, eh pag hiyero ang bubong mo, eh talagang luto ang utak mo. Pero ito yung cool na bahay kubo ng Monte Claro. At siguro, pagkatapos ng piyesta, eh pwede nang isubasta ito, pwede nang ipagbili, bubuhati na lang na parang bayanihan, o ilalagay sa truck, para ilipat na lang na maging rest house, ano? O, baka gusto nyong bilhin, bilhin nyo na rin. Ang daming, uy, bawang. Itong bawang daw po na ito, tanim ng mga taga-Danlog. Halos wala na kasi nagtatanim ng bawang dahil natalo na tayo ng mga imported na bawang. Pero nakakatuwa, dito sa ating bayan ng San Jose, sa Danlog na isang Mangyan community, nagtatanim pa rin sila ng bawang na mabibili natin. Kaya bumili ako ng isang tali. Hindi naman kaliitan yung mga bawang eh. Standard eh. At saka malasa ito. Talagang hindi ito genetically modified. Marami pang walis. Ito'y talagang gawang katutubo. Pinaghandaan nila yung event na ito. At kapag syempre na-appreciate ninyo ang pagbili, eh lagi na po silang available doon sa pagbisita nyo sa Monte Claro o Monte Claro. Parang nakita ko si Ate Rosita. Ito yung leader Mangyan ng Batuili na nagwi-welcome sa akin kapag meron kaming mga medical mission nila Ronald at
siyempre ng Kabisig ng Kalahi. Shout out to you, Ate Rosita, nami-miss natin ang mga kapatid nating katutubo na tinutulungan ng ating mga kasama sa foundation. Ito naman yung mga beads na originally made by the Mangyans. Meron itong particular na tatak ng Hanunoo ng isa pang tribo ng Mangyan na talagang meticulously done. Kaya kung gusto mong ipasalubong ito at talagang tatak Mindoro, eh bumili ka niyan at yan ay dapat makita din sa ibang tahanan at ibibigay mo sa mga special na kaibigan mo na masasabi mong ang tatak ng Mindoro ay nasa kanila. So ang ganda, no? So yan po ang isa sa laman ng boot ng Monte Claro. Eh, bumili na rin ako ng iba pang katulad ng mga maliliit na basket na ginawa nila. Pati itong, ito pang parigalo lang naman eh. Ang bigat din ng aking mga naibili. Kaya nagpapasalamat si na kapitan, si Kagawad Tagle, si Kagawad Mayo, si na Kagawad Jo, nang malaman nilang marami akong kinuha. Ang gaganda naman ng mga humaharap sa mga bisita ng booth ng Monte Claro. May mga root crops. Uy, may malaki ding sibuyas kasi nagtatanim din ng sibuyas ang Monte Claro. Ang laki! Ah, ito pala yung panalo na sibuyas kasi ang sabi nila, talagang mga palakihan yung mga produkto. Yung maliit dun sa murta ay hindi nanalo. Pero itong tanim ni Kagawad Mayo, panalo, no? Congratulations! Ang premyo, meron palang voucher na ito ay pwedeng abono para balik din sa mga farm sa kanilang pagpapalago ng kanilang mga ani. Aba, congratulations ha! Iba din talaga itong pamanguhan, itong Harvest Festival. Kaya kung kayo po ay pupunta ng plaza ng San Jose, huwag ho niyong kakalimutan na pumasok sa mga booth na ito katulad ng inyong napapanood na booth ng Monte Claro. Pero sabi ko, pag inubos ko, baka wala nang mabili yung iba. Biro lang. Kukunin ko lang yung kaya kong ubusin. Para yung iba naman, may pagkakataon ding mabili ang kanilang produkto. Bye!